today vlog, guys. Meron na naman tayong experimental, guys, na napanood po, na bagong-bago sa aking mata. Hindi joke lang yung guys. Actually, guys, matagal na yung guys. So, ipapakita ko nga po sa inyo, guys, kung ano po yun ang nakita ko ngayon, guys. So, sinend lang po sa GC po namin, guys. So, naisipan nga, guys, sabi ko, parang gusto kong i-upload to sa YouTube. So, kung hindi niya pa po nakikita to, guys, sa dito sa Pilipinas, guys, 'di ba, guys? Nagmahal ang ating krudo, ang ating gasolina, ang ating LPG dahil nga po sa labanan po at gera po sa Ukraine, guys. So kaya nga po naapektuhan, guys, ang ating bansa, guys, sa bansang Pilipinas. So may naka-discover, guys, na Pilipino, actually hindi nga pong baguhan para sa atin yung, guys. So na inventory na naman niya ngayon, guys, kung paano gawin, guys, ang LPG at libreng-libre at makakatipid, guys, para sa inyong mga tahanan, guys. Para kung sakali man, guys, na maubusan kayang, guys, ganito ang gagawin niyo, guys. Kaya so, guys, ano pang hinihintay niyo, guys? Please welcome, guys. Panoorin natin ng sabay-sabay. And eto na nga, guys. Ang unang ginamit dito ay kumuha lang kayo ng 3 empty bottle. Pagkatapos, kunin niyo yung takip ng 3 empty bottle kasi bubutasan natin 'to. Pwede kayong gumamit ng ganitong pambutas or pwede rin kayong gumamit ng soldering iron. Pero mas maganda, gamit kayo ng soldering iron para mas mabilis nyong mabutas. Ngayon, bubutasan natin dito ng 2 butas yung 3 takip. Yung 2 takip ay butasan nyo sa parehong sukat. Pero yung 3 takip ay butasan nyo ng malaki at butasan nyo maliit. Pagkatapos, gamit lang kayo dito ng hose. Itong hose na to ay mabibili sa mga hardware na ginagamit dito ng mga construction worker. Siguradong matibay ito. Tapos, ipasok nyo lang yung hose na may sukat lang nung battle. So, ganito yung gawin nyo. Ayan. Sukatan nyo lang siya. Tapos, putulin nyo ng mahaba. Kasi itong hose na to, ito yung ipapasok naman natin sa kabilang battle. Tapos yung isa, ipasok nyo lang ng kaunti kasi ipapasok din natin ito sa kabilang battle. So magkakonnect silang 3. Okay? Magkakonnect sila kasi yan yung parang dugsong-dugsong na magkakonnect. So sobrang dali lang niya. Simpleng-simple lang yung idea ito na pwede nyo rin gayahin sa inyong bahay kung gusto nyo makatipid sa LPG. Kung gusto nyo gumamit ng ganito, pwede nyo siyang gawin. Kung ayaw nyo naman, maraming idea, pwedeng, di ba, kahoy. Pero kung gusto nyo makatipid at malakas at mas madaling makapagluto, pwede nyo itong itry. Pero syempre, mag-ingat lang din kayo at siguraduhin nyo na safe o testingin nyo muna bago nyo ito gamitin. Yan, so ganito yung idea niya. Connect-connect lang po siya. Yan, yung isa, maiksi lang ipapasok. Tapos yung isa, mahaba. Kasi itong maiksi na ito, ito yung ipapasok doon sa kabilang bote. So, panoorin nyo kung papaano. Tapos yung maliit na yan, yan yung pagpapasukan ng hangin. Opo, kailangan po ng hangin dito. Kasi po, gagana po siya pag may hangin. Ayan, so ganyan lang po siya kadali gawin. Kung may mga empty bottle kayo na hindi na ginagamit, pwede mo pong gawin ito. Tapos yung maliit na yan, saksak nyo lang po yan. Diyan na po yung sa hangin. Okay? Kahit di naman po kalakihan na compressor, pwede nyo pong gamitin dito. At the same time, hindi masyadong gagastos ng kuryente, pwedeng di battery lang din. So ang unang ilalagay nyo sa unang battle is petrol. Dito naman sa pangalawa ay tubig. Then sa pangatlo ay gas. So magmumula yung hangin dito sa petrol na papasok dyan, then papasok sa water, tapos papasok sa gas. So na yung hangin na lalabas dun sa pinakang hose, yun na yung pwede nyong sindihan. Malakas po yung apoy. So tingnan natin, ganito po yun.
Katapos, siguraduhin nyo lang po na sarado o hindi sisingaw yung takip ng pinaglagyan natin ng mga hose. Kasi para yung amoy ng gas is hindi siya kumalat or magka meron ng, alam nyo na yan, kaunting disgrasya. Kaya dapat gamit kayo dito ng glow na dapat hindi singaw yung takip ng pinaglagyan natin ng hose. Napaka-importante po nito para hindi sumingaw. Tapos ito na po yung air motor or compressor tinatawag. Kung may maliit kayo ng mga compressor na hindi na ginagamit doon sa mga laruan, yan, meron po yung mga ganyan. Yan po yung maliit na compressor na pinagmumula ng hangin. Then from petrol to water, tapos naiipon po yan doon sa isang bottle na nagiging gas. At ayan na nga po yung apoy or fire. Pag sinindihan mo, malakas po yan. Yan yung pwede mong ilagay sa mga lutuan. Ito po yung experiment na to, isa marami na tong gumagawa. Kung gusto mong ma-try, pwede nyo siyang ma-try. Subukan nyo lang, wala naman mawawala. Sinasabi na magastos, hindi ito magastos kasi hindi naman po ito malakas sa petrol. Tapos yung kabila, tubig lang naman. So, tinutulong lang po para sa ating mga kababayan na gusto rin gumawa nito. Maraming idea na pwedeng gawin at isa na po ito sa idea. Ayun, so salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Sa lahat po ng mga hindi pa po nakapalo sa atin, ipalo nyo na po. I-share nyo na po yung video na to para updated po kayo sa lahat ng aking ginagawang video. God bless sa inyong lahat. So mga guys, ayun na nga, nakita nyo na ang dapat yung makita. So, nakakita na kayo ng mga discovery guys. Kaya ano pa mga hinihintay ninyo guys? So, hinihintay ninyo rin guys sa inyong mga bahay. Lalo guys sa mga hindi marunong magluto sa kahoy guys. So, gumawa lang kayo guys ng pabilog guys. Kung anong diskarte ninyo guys para maipatong ninyo ang inyong kaldero, ang inyong kawali, sa inyong pagluluto ng inyong ulam, o kaya ano man ang inyong lutuin guys. So, ano pang hinihintay ninyo guys? Bukod sa matipid guys, ito ay sulit na sulit sa budget guys. So, ayan nga guys, ito ang ating tutorial sa araw na ito guys. So, huwag niyong pong kalimutan na sumubscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na rin ang bell button para hindi po kayo mahuli sa aking mga susunod na mga i-upload na video. At yun nga guys, thank you guys. Hello, thank you guys.